Okay, good morning po ulit. So, yung pangalawang lesson po natin today is all about parallel lines, cut by a transversal line. So, kapag ka po sinabi natin parallel lines, of course, it is, these are lines that will never meet together. So, yung example po niya, yung ruler mo, yung magkabilang side ng ruler mo, kailanman hindi po magtatagpo yung dalawang yon. So, pag ganyan po yung ating parallel lines, pwede rin naman pong patayo siya. Okay, so ganyan po yung ating parallel lines. So, ganyan po natin siyang dinodrawing. So, paano naman daw po kapag it is cut by a transversal. So, yung drawing po natin kanina na parallel lines, so for example, tuwid po yan, and then meron po tayong linya na pumutol doon sa parallel lines natin, just like this one. So, ganyan po yung ating parallel lines. Yung pong kulay orange, that is a parallel line, and then yun naman pong naka dash line natin dyan, that is called the transversal line. So, let's say for example, meron po tayong angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, 5, 6, 7, tapos 8. So, pagka po ganyan, ang ginagawa po natin, so meron po tayong mga properties ng ating transversal. Meaning to say, etong mga to, kapag ka nakuha mo siya, same sila ng measurement. So, isulat muna po natin yung mga inside. So, ito lang po, introduction lang naman. So, ano po yung mga inside angles niya? So, kung makikita nyo po dyan, ano po yung mga nasa loob ng ating transverse, nasa loob ng ating parallel lines? Ano po yung mga angle na nasa loob ng ating parallel lines? So, nandiyan dyan po, sa loob ng parallel lines, so nandirito po sa loob netong orange na yan. So, that would be angle 3, angle 4, angle 5, and angle 6. So, yun po yung mga inside or yung mga interior natin. So, yung other term po natin for inside is interior angle. So, yan po yung mga interior angles natin. So, tatandaan nyo po yan, mga interior angles yung angle 3, angle 4, angle 5, and angle 6. So, yan po yung mga interior angles natin. Ngayon po, meron po tayong mga properties. So, all about interior po ito ha. Interior po yung kukuwanin natin. So, we have the first one, the alternate interior angles. So, alternate interior, INT na lang po yung lalagay ko. Alternate interior, so buuin na po natin. Alternate interior. So, alternate interior angles. Yan. So, the first one is alternate interior angles. So, kanina, ang sabi nyo, yung po mga nasa inside is angle 3, angle 4, angle 5, tsaka po si angle 6. Ngayon, kapag ka po sinabi natin interior, alternate interior, so yung pong magkasalunga. So, kung mapapansin nyo po dyan, eto pong nakapa-X na dyan sa pinaka-drawing po natin, no? So, yan po, eto po yon yung magkasalunga po dyan. So, ang isang pares po ng alternate interior natin is angle 3 and angle 6. Tapos po, yung kabila naman, angle 4 and angle 5. So, yan po yung una natin, alternate interior angle. So, yung magkasalunga po na angle. So, ibig sabihin po niyan, kung may given ka, yung angle 3 mo daw ay 100 degrees, yung pong angle 6 mo nun, 100 degrees din. So, kapag ka po ganyan na parallel lines cut by a transversal, kung sino po yung magkapares, sila po yung magka-same ng measurement. Same po sila ng measurement. Yung po magkapares na yan, laging same ng measurement. Si angle 3 ay equal kay angle 6. Si angle 4 ay equal kay angle
5. So, ganyan po yung sa ating mga properties or ito pong pinaka-theorems natin with regards to parallel lines cut by a transversal. So, number 1 pa lang po yan. So, next naman po natin, about pa rin po siya sa ating interior. So, ganito naman po yung isa natin. So, alternate interior na po yung nauna. So, next naman po natin yung pong interior angles on the same side of a transversal. So, on the same side of a transversal po tayo. So, number 2 na po tayo. So, number 2 po. Number 2. So, interior angles. Angles, ganyan po yung angles. Interior angles on the same side. Same side of a transversal. So, same side ng transversal. Yung pong dash line natin dito, ayan po yung transversal line natin. Ngayon, ano po yung mga interior? So, titingnan mo lang po dito ulit yung pong ating nasa loob. Kasi nga po binanggit na interior angle. So, yan po yung titingnan mo. Yung angle 3, angle 4, angle 5, and angle 6. Ngayon, sabi niya, on the same side. So, ang titingnan mo po dito, yung pong nasa left, left, tapos right, right. So, magka-partner po dito is yung angle 3 and angle 5. Sila po kasing dalawa yung nasa kaliwa. Then, angle 4 po natin, tsaka po yung angle 6. So, yan naman po yung magka-partner. Dito naman po sa alternate interior angles, or sorry, interior angles on the same side, angle 3 and angle 5, angle 4 and angle 6. So, this is supplementary to each other. Ibig sabihin po, kapag ka pinag-add mo si angle 3 tsaka po si angle 5, ang measurement po niyan dapat ay 180 degrees. Si angle 4 at si angle 6, pagka pinag-add mo doon yung dalawang angle na yan, ang measurement daw po ay 180 degrees din. Ganun po kapag ka the same side. Kapag ka alternate, same sila ng measurement. Kapag ka naman magkapares dito na interior angles on the same side, that would be supplementary. So, yan po yung ating pangalawa. So, next na po tayo. So, next na po tayo, we have number 3. So, tapos na po tayo doon sa dalawang interior. Ngayon po, doon na po tayo sa outside naman or yung sa exterior po natin or outside. So, kapag ka outside, exterior, nasa labas. Nasa labas po, ano po ba yung mga nasa labas na angle sa ating parallel line? So, ito po yung parallel lines natin, yung orange. So, yung nasa labas niyang angle, ito po, 1, 2, 7, tsaka po 8. So, angle 1, angle 2, angle 7, and angle 8. So, yan po yung ating apat na angle na nasa labas. Ngayon po, parang yung kanina, kung meron po tayong alternate interior, meron po tayong tinatawag, so pang number 3 na po natin, meron po tayong tinatawag na alternate exterior naman po. Alternate exterior angles. Alternate exterior. Kapag ka exterior, labas. So, alternate exterior angles. So, eto pong magkapares na to, same sila ng measurement. So, ano po yung mga yun? Paano po natin siya i-gagawin? So, eto po, alternate exterior. Ang magkapartner po, angle 1 and angle 8. So, kapag ka po si angle 1 ay 50 degrees, example, si angle 8 din 50 degrees. So, ganun po pagka-alternate. Tapos, next naman po, ang next po natin, si angle 2 and angle
7. So, yan naman po yung magkaparehas ng measurement. Kapag ka-alternate, equal yung mga measurement niya. So, titingnan nyo mo lang po, pag ganyan, yung magkasalunga. So, pa-X po silang mo titingnan. Pa-X mo siyang titingnan kapag ka po isusulat mo kung sino yung mga magkakapares-pares. So, alternate exterior angles po yung tawag po natin dyan. So, yan po. So, number 4 na po tayo. Bali po, number 4, kung meron po tayong interior angles on the same side, meron din po tayong tinatawag na exterior angles on the same side. So, exterior angles on the same side of a transversal. So, on the same side na lang po. So, yan, exterior angles on the same side of a transversal. Sabi niya exterior. So, tingin pa rin po kayo dun sa mga nakabilog ng violet. Tapos, on the same side. So, ang titingnan dito, left, left, right, right. So, magkapares po dito. Ang magka-supplementary po, magkapares ng measurement. Magka-supplementary, eto po, exterior angles on the same side, angle 1 and angle 7. Ibig sabihin, kapag ka pinag-add mo po si angle 1 tsaka po si angle 7, ang measurement po nilang dalawa ay 180 degrees pagka pinag-add mo. Then, next naman po, angle 2 and angle 8. So, yan naman po, pagka pinag-add mo yung angle 2 and angle 8, 180 degrees din. So, yan po yung tinatawag nating pang number 4 na pala yan. Sorry. So, pang number 4 na po yan. Ang tawag po dyan ay exterior angles on the same side of a transversal. So, pang-apat na po pala yan. Next naman po. So, okay na po tayo dyan sa apat. Last one na lang po. So, last one na natin. So, burahin muna po natin yung nakasulat. Okay. So, last one ng ating property ng transversal line. So, lagyan po ulit na natin ng number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pwede rin naman pong iba po yung number po na nakalagay dyan. No, depende po kung ano po yung binigay na given sa inyo. Last one, we have the corresponding angles. Corresponding, parang katapatan niya, kaparehas niya ng measurement. So, these are the corresponding angles. Since 8 po yan, meron po tayong apat na pares ng corresponding angles. Ganito naman po yung titingnan natin dyan. Paano po natin siyang tingnan? Pag ganito po, laktaw-laktaw. So, 2-6, angle 2, and angle 6, tapos po 4-8. Ganyan naman, angle 4, and angle 8. Tapos dito man sa kabila po, angle 1 and angle 5. Angle 1 and angle 5. Tapos po, angle 3 and angle 7. So, yan po yung mga magkakaparis natin sa corresponding angles. Laktaw-laktaw naman po siya. So, ganyan po yung ating lesson ng ating transversal line. So, next week po, ang gagawin natin, magta-try po tayong mag-solve ng ating mga measurement ng given dyan po. Kapag kawala naman po yung mga angle-angle, may iba pong measurement ng angle nila, yun naman po yung hahanapin natin next week. Tsaka po yung iba po pong lesson natin. Okay? So, dalawang lesson po tayo kada week ngayon. So, yan po lang po. Thank you very much.